Habang nanonood ako dito sa YouTube, nakita ko tong kumakain ng Pizza Hut. Kaya nagutom ako at naisipan kong gumawa ko nito. Kaya pumunta na ako sa kusina, nagretin ako ng pansit canton, itlog, hotdog, ketchup at ang ating cheese. Ano kong ginawa ay nagpakulo na ako ng tubig sa kaserola at nilagay ko na ang ating noodles. Nilagay ko na ito sa kumukulong tubig. Tapos ay iniwayo ko ng hotdog hanggang sa mahiwa ko ito lahat. Sinunod ko rin ng cheese, iniwayo ko ito hanggang sa mahiwa ko ito lahat. Tapos ay sinunod ko ng dalawang itlog, biniyak ko na ito at binati ko. At tinigdan ko ng noodles, sinango ko na ito hanggang sa mahango ko lahat. Pagkatapos ay nalo ko ng itlog sa noodles at inalo-halo ko na ito. At nilagay ko na ang palayo, pagkatapos nilagyan ko na ito ng mantika at nilagay ko na ang noodles. At sinunod ko na ang noodles sa pabilog, pagkatapos tinakpan ko na ito. Pagkatapos na ready ko na ang cheese, hotdog at ang tomato sauce. Binuksan ko na ito, pagkatapos ay binaligtad ko na at nilagay ko na ang tomato sauce. Kinalat-kalat ko na ito at nilagay ko na ang hotdog. Pagkatapos ay nilagay ko na rin ang cheese. Pagkatapos ay tinakpan ko na ito para matuno ang cheese. Natunaw na, hinango ko na ito at tana, naluto ng DIY pizza natin. Kinain ko ito. Masarap siya guys, bye! Habang nanonood ako dito sa YouTube ng kumakain ng donut, naisipan ko na gumawa ko ng DIY nito. Kaya pumunta na ako sa kusina at nag-ready na ako ng all-purpose flour, evap, asukal, cheese, at ang ating asin. Pagkatapos ay naglagay na ako ng all-purpose flour sa kaserola at naglagay na rin ako ng 2 kutsarang asukal. Nilagay ko na ang konting asin, pagkatapos ay naglagay na ako ng kalahating baso ng evap. At hinalo ko na ulit ito, pagkatapos ay naglagay na ako ng 1 kutsarang mantika. Hinalo ko na ulit ito hanggang sa mahalo na. Tana, nalo na. Pagkatapos ay iniwa ko ng cheese, hiniwa-hiwa ko ito ng maliliit hanggang sa mahiwa ko na ito lahat. Pagkatapos ay iniwa ko na ito ng maliit, binilog ko na at naglagay na ako ng cheese, binilog ko ulit hanggang sa matapos ko na lahat. At naglagay na ako ng kawali, pinainit ko ito, naglagay na ako ng mantika, pagkatapos nilagay ko na ito hanggang maluto ito. Nanti ko itong mag-golden brown, pagkatapos ay hinango ko na. Pagkatapos ay sinasaw ko na ito sa sukal at tana, natapos na, kinain ko na ito. Masarap siya guys. Bye! Dahil kagigising ko at makulimlim na naman, naisipan ko na magluto ako ng merienda ko. Kaya pumunta na ako sa kusina at nag-ready na ako ng all-purpose flour, itlog, asukal, asin, at ang ating saging. Una kong ginawa ay nilagay ko ng all-purpose flour sa malaking lalagyanan at naglagay na ako ng asin. Nilagyan ko ito ng asukal, pagkatapos ay hinalo-halo ko na ito. Pagkatapos ay gumawa na ako ng itlog, binayak ko ito at binati ko na ito. Pagkatapos ay hinalo ko na ito sa ating all-purpose flour. Hinalo ko na ito at nilagyan ko ito ng konting tubig. Nalo ko na ulit hanggang sa nahalo na ito. Tanan, nahalo na. At sinunod ko ng saging, binalatan ko na ito hanggang sa mabalatan ko na ito lahat. Hiniwa-hiwa ko ito ng maliliit hanggang sa nahiwa ko na ito. Pagkatapos ay hinalo ko ng ating saging sa ating all-purpose flour. Hinalo-halo ko na ito hanggang sa nahalo na ito. At naglagay na ako ng kawali at pinainit ko na ito. Naglagay na ako ng mantika. Pagkatapos ay nilagay ko ng ating maruya. Niluto ko ito lahat at hinango ko na. Tana, naluto na lahat. Pagkatapos ay kinain ko na ito. Masarap siya guys. Bye! Habang nanonood ako ng YouTube dito sa laptop ko na nagluluto ng turon, bigla akong nakrib. Kaya tinabi ko na yung laptop ko, bumaba na ako ng kubo, kumuha na ako ng lumpia wrapper, sakto may saging, kaya numpisan ko na. Tinanggalan ko ito ng plastic, pinaghiwalay ko sila, pagkatapos ay binalatan ko na yung saging, tsaka nilagay ko na sa plato. At naglagay na ako ng asukal, binalot ko ito hanggang sa natapos rin. Taran! Nagpatugtog ako ng air supply kasi favorite ko ito. Nagpainit ako ng mantika. Hinawakan ko ito, napaso na ako kaya pwede na, charot. Tsaka ayan, naglagay na ako hanggang sa nag-golden brown na sila. Naluto na sila, taran! Kumuha ko ng isa, tinikman ko. Mainit, masarap, matamis. Dahil alas 3 na ng hapon at bigla akong nagutom, naisipan ko na magluto ko ng merienda namin. Kaya pupunta na ako sa kusina, nag-ready na ako ng glutinous rice, sesame seed, asukal, at ang ating iging cheese. Una kong ginawa ay binutasan ko ang ating glutinous rice at nilagay ko na ito sa lalagyanan. Pagkatapos ay hinalo ko ng asukal, binutasan ko ito at nilagay ko na lahat. Hinalo-halo ko ito gamit ang kutsara. Pagkatapos ay nilagyan ko na ito ng tubig at hinalo-halo ko ito hanggang sa lumapot na tanan. Pagkatapos ay sinunod kong iding cheese, binalatan ko ito at hiniwa-hiwa ko ito hanggang sa mahiwa ko ito lahat. At binuksan ko na ang sesame seed, nilagay ko na ito sa lalagyanan. Pagkatapos ay nagbilog-bilog na ako, naglagay na ako ng cheese at binilog ko ulit. Sinuso ko na ito sa sesame seed hanggang sa natapos ko na lahat. At pinainit ko ng palayok, pagkatapos ay nilagyan ko na ito ng mantika at nilagay ko na ito lahat. Nantay ko itong maluto hanggang sa nag-golden brown, hinango ko na ito. Tana, naluto ng ating butchi-butchi. Pagkatapos ay kinain na namin ito, masarap siya guys. Bye!